Hey guys, welcome to the first episode of Random Talks with Janica. So, bakit ko nga bang sinushoot to at nire-record ng 11:06 PM? Hindi ko rin alam, siguro kasi tahimik at tulog na yung mga tao, kaya eto, record lang ako, kaya medyo tahimik ako ngayon, medyo mahinihinaan ko lang yung boses ko. So before anything else, gusto ko munang sabihin na stay safe lagi, kasi for the past few weeks, laging may bagyo, laging may calamity. Kaya lagi tayong mag-iingat, let's always be alert, and let's pray and let's demand accountability. Ayun, alam naman natin yung mga nangyayari sa paligid natin. Hindi naman tayo dapat magbulag-bulagan sa mga nakikita natin na experience ng iba. So ayun, gusto ko rin kayong kamustahin, kung okay lang ba kayo. Kung okay, edi good. Kung hindi, good lang din. It's okay, just let your emotions be out. Okay lang yun. So, ayun na nga. For the first episode of this podcast, naisip ko, ano nga ba yung gagawin kong first episode? Eh, hindi nyo rin naman ako ganun kilala. So, sisimulan ko to by introducing myself. Pero hindi yung cliche way na, hi, I'm Janica, I'm ganyan-ganyan years old, I like this, I like that. Yun. So, nakita nyo naman sa title. Ayun, I'm going to share the 21 things I learned before I turned 21. So, ang birthday ko ay December, kaya it's almost a month before my birthday. Kaya, ayun, I will share the 21 lessons or things that I learned sa mga pinagdaanan ko. Kala pinagdaanan ka lang matanda, no? So, pero ayun nga, ito yung mga napagdaanan ko for the past years, days, weeks, kung ano man. So, first, sa 21, number 1, kindness goes a long way. So, bakit nga ba kindness goes a long way? So, di ba tayo mga Pilipino, matanaw ng utang na loob? So, ayun, yung maliit na tulong mo sa ibang tao, tatanawin nila yun. For example, nung araw na to, umuulan, tinulungan ako ni ganito na pinahiram ako ng payong para makapuntad sa certain place. Syempre, tatanawin mo yun, tapos ang layo, yung para magiging close kayo, magiging friends kayo, magkakaroon ng trust. Kaya, ayun, kindness really goes a long way. So, for number 2, be gentle with your words. Bakit nga ba be gentle with your words? Hindi natin alam kung sino yung mga taong may pinagdadaanan sa araw-araw. Hindi natin alam yung mga nasa isip ng isa't isa. Hindi natin alam kung ano yung nararamdaman ng tao sa moment na yon. Kung masaya ba siya noong araw na yon, kung malungkot siya. Kaya dapat yung mga salitang ginagamit natin, dapat pinag-iisipan natin mabuti. Kasi hindi lang naman tayo yung may pinagdadaanan at nararamdaman. Lahat tayo dito tao, lahat tayo may pakiramdam, at lahat ng yon ay valid. Okay? So for number 3, ayan, pain teaches us good lessons. Siguro alam naman nating lahat at na-experience na natin yung pain na to. Hindi man romantically, it may be friendship, or sa family, or sa ibang tao. Yung mga pain na yan, it will help us grow, it will help us be better, to be strong. Yung pain, imomold niya tayo sa kung ano dapat yung maging tayo. Kasi, hindi man natin alam na minsan yung pain na yun, disguise siya as a gift sa atin para maging better tayo. Diba? So, for the 4th, ito yung pinaka-important para sa akin. Kasi, this, nakalagay dito, the love that stays is the love we have for ourselves. So, bakit ko nga ba paborito to? Kasi, diba, sa lahat ng mabamahal sa'yo sa mundong to, mga kaibigan mo, ibang tao, may panahon na pwede at pwede ka nilang iwan. Kaya yung pagmamahal na meron sa sarili mo, yun talaga yung magsistay sa'yo. Sa mga panahon na
walang naniniwala sa'yo, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Diba? Kaya, ayun, the love that stays is the love we have for ourselves. For number 5 naman, give your 100% best, then you can walk away satisfied. So, ito, applicable siya sa situations na if you have to let go or if you have to walk away from something, tapos ginawa mo naman yung 100% best mo, hindi mo kailangan mag-regret. At least you know that you did your best and you gave your 100%, diba? So, kasunod nito, and connected siya kasi nakalagay dito, never do things half-heartedly because half-baked things are almost good as nothing at all. So, bakit nga ba ganito? Never do things half-heartedly. Syempre, ayaw naman natin na may gagawin lang na bagay sa'yo half-heartedly. Kalahati, napipilitan lang, kalahati, gusto. Dapat, you will do it wholeheartedly with pure intentions. Dapat, sincere ka sa mga ginagawa mo. Ganun. Kasi, diba, parang ang sakit naman yun sa tao kung hindi ka naman pala sincere, hindi naman pala pure intentions mo, tas half-hearted mo lang ginagawa. So, why do that? So, for the 7th, some words are better left unsaid. Ito, very applicable to kasi minsan may mga bagay na hindi na natin dapat malaman. Alam mo yun, may moments na mapapaisip ka na lang, sana hindi ko na lang nalaman to, sana hindi ko na lang narinig yun. Kaya ayun, some words are better left unsaid kasi maging masakit man yun, manalaman mo man yung totoo, pero sometimes it will haunt you. Parang magre-reply siya sa utak mo na sana hindi ko na lang nalaman to, sana hindi ko na lang narinig, sana hindi ko na lang mas clear yung bagay na yun. Kasi alam mo yun, nasaktan ka na, okay na yun, hindi mo ka na kailangan umpatin pa. Kailangan, diba? Kasi nga dapat, mahal natin yung sarili natin. So, ang sunod doon, number 8, mistakes is where learning begins. Ayan. So, yung sa mga pagkakamali na nagawa natin, doon tayo matututo. Kasi hindi naman tayo matututo kung hindi tayo magkakamali. Kung perfect ka na, edi wala ka ng ibang aalamin. Wala ka ng ibang pag-aaralan. So, yung mistakes, okay lang na magkaroon ka ng mistakes as long as gagamitin mo yon to learn and to use it for the better sa ikauon lad. And then next, the 9th, your worth is not defined by others. So, bakit ko nga ba sinabi na ganito na your worth is not defined by others? Kung may mga tao na feeling mo na i-invalidate ka or ini-invalidate ka, tapos feeling mo, ah, parang wala akong kwenta, parang wala akong tulong sa kanya, parang wala akong pakinabang, no, stop that. Kasi your worth, ikaw lang makakapagsabi nun, and you are more than enough, you are worth it, and you are loved. Kung may isang tao man or dalawa na ini-invalidate ka, let them go. Ikaw na mismo umalis sa buhay nila kasi hindi mo deserve yung ganun. You are always worth it, diba? Sabi nga ng kanta ng Ben and Ben, di ka sayang, di ka dapat manghinayang. Yan. So, pang 10, ang haba na listahan ko, 21. Nasa 10 pa lang ako. So, sa 10, there are things we do not have control on and we need to let it be like that. So, bakit nga ba? May mga bagay na hayaan na lang natin kasi gano'n na yun, hindi mo na siya mababago. Kailangan na nating hayaan for the sake ng peace mo, ng mental health mo, yung peace of mind. May mga bagay na kahit pagka-stressan natin, hindi natin magbabago. Kung hindi naman gugustong baguhin nung taong nasa sitwasyon na yon at mo. Yan.
So for the 11th, silence means the loudest cry. Ito, napapansin ko ngayon, this pandemic, may iba kong friends na I know they have been silent sa social media, though hindi mo makakausap masyado sa Messenger, sa Facebook, or Instagram. Pero makikita mo na lang sa Twitter nila na they are suffering na pala, like they need help, they need someone to talk to. Pero nahihiya lang sila mag-approach, nahihiya lang na mag-open up sa tao kasi baka ma-judge. I think it mustn't be like that. Pag nararamdaman mo na may dinadala yung kaibigan mo or yung kapamilya mo or kung sino man sa buhay mo, ikaw na mismo yung magkaroon ng initiative to talk with them. Alam niyo yung salitang kamusta, malayo yung mararating nun. Malayo ang mapupuntahan ng conversations sa kamusta lang na word. Tsaka minsan, kamusta lang ang kailangan ng tao. Yung parang nahihirapan na siya, maiisip niya, ah, meron palang nagkikare pa rin sa akin, minangangamusta. So, ayun. Then, pang 12, saying sorry will not make you less of a person. Admit when you are wrong. Ito, sobrang importante din ito kasi parang sa generation na nito, ngayon, para bang pag nagsabi ka ng sorry, para bang ikababawas ng pagkatao mo? Hindi dapat ganun eh. Dapat yung pagsusorry mo, dapat hindi yun labag sa loob. Dapat kung alam mong mali ka, sasabihin mo na, I'm sorry. And like this, like that, i-elaborate mo kung ano yung nagawa mo. Ayan. I think magkakaroon ako ng episode about this. About saying sorry and admitting that we are wrong. Basta, watch out. Ayan, pang 13. Nakakalahati na pala tayo. Pang 13, do not be afraid of change. So, bakit ko sinabing do not be afraid of change? Kasi, the only constant thing in this world is change. Araw-araw, nagbabago ang mga bagay. Diba, kahit nga sa ilang minuto, sa ilang segundo, nagbabago ang mga bagay. Parang, ngayon gutom ako, mamaya galit na ako, tapos biglang kakain na ako, okay na ako. Diba? Change na yon. So, do not be afraid of change. And kung mas malalim naman, huwag kang matatakot na magbago kung para naman yun sa better. Kung para naman yun sa best. Hindi lang better, para sa best. Kasi, yung pagbabago na yun, dun at dun mo mahanap yung sarili mo at kung saan ka talaga patungo. At yan, saan nga patungo, sabi sa 14th, be patient. Dahil hindi lahat ng bagay nakukuha natin ng mabilisan, kailangan maghintay ka. May mga instances na hihintayin mo siya ng years or months or weeks. But at least you waited. Kasi 'di ba may kasabihan na ano yun? The longer you wait, the sweeter the wine. So, yung parang ang sarap-sarap isipin. Ang sarap-sarap sa puso pag alam mong nakuha mo na yung hinintay mo. For example, hinihintay mo yung matagal mo nang gusto na achievement. For example, ako. Ang tagal ko nang hinihintay na mapwedeng ma-monetize yung YT channel ko, tapos nakamit ko na siya ngayon. 'Di ba? Ang tagal ng hinintay ko, I think nag-start ako ng May, June, July, August, September, October, November. 6 months, half a year ko nakuha 'yon. So, ang sarap sa pakiramdam kasi syempre hinintay ko agad at hindi ko naman minadali. Yung pagkakaroon na yung paggamit ko nun. So, we have to be patient. Diba nga, pag sa Jollibee nga, diba pag na-order, ma'am, willing to wait po? Siyempre, ikaw gusto mo ng fried chicken, tapos nagkikrave ka talaga. Sabihin mo, okay, willing to wait. So, ayan, wait. Naibon to wait. Ayan, for the 15th, some people are meant to be just lessons.
ang arte lessons. So ayun, sa pang 15, ay ako nasabi to, people come and go, may mga taong pupunta sa buhay mo or papasok sa buhay mo para magstay, may mga tao na aalis din para bigyan ka lang ng lesson na magagamit mo through time. Alam mo yun, minsan maiisip mo, siguro nga ganun na okay lang na umalis ang certain na tao sa buhay mo. At least you learned something. At least it made you stronger. Diba? So, pang 16. Medyo connected, I think. Ayan. All the love you have given to the wrong people will find its way back to you. So, hindi lang naman to pang mga romantic relationship, I think. So, siguro pag friendship din, connected to sa 15. Na, kunyari, you have cherished this friendship so much and then, iniwan ka na lang din, parang nawala na lang bigla kayo. You got lost in translation, ba? Okay lang yun kasi, pag may umalis, may dadating. Diba? Ganun lang yun lagi. Pag may umalis, may dadating. And it will find its way back to you. Lahat ng binigay mo, it will find its way back to you. Tapos, sunod naman doon pang 17, we can always begin again. Diba? Lakas maka Taylor Swift, begin again. Diba? Sabi ko nga sa number 13 kanina, do not be afraid of change. Kasi, we can always begin again. Kung, kunyari, nagbago man ang isip mo sa certain na bagay, sa desisyon, okay, yung parang, pwede ka naman magsimula ulit. From zero, from square one, you could always begin again. Tapos, dun mo i-evaluate kung ano ba talaga yung kailangan mo, kung ano yung magpo-push through, kung ano yung mga bagay na tutulong sa'yo para makuha mo yung mga bagay. Ayun. So, don't be afraid to begin again. Don't, kasi, hindi ka dapat mag-regret. Wala ka dapat hindi naman dapat magkaroon ng regret. Pero don't live on regrets. Kasi, if you live on regrets, parang, lagi ka na lang matatakot sa mga bagay. Kahit onting change lang, parang ganito din yung dati, ayoko maulit yung ganun. Oo, ayaw mong maulit, pero yung lesson na galing sa regret mo na nangyari dati, huwag kang matatakot to begin again, kasi malay mo naman, hindi naman ganun lahat, hindi naman pare-pareho yung mangyayari sa'yo sa mga susunod, diba? It could be better, kaya you can always begin again. We can always begin again. For 18 naman, be accountable of what you did. So, ito, related to sa 12, dun sa saying sorry. Kasi, pag may ginawa tayo, dapat paninindigan natin yun. Dapat accountable tayo. Kunyari tayo man ay nagkamali, dapat accountable tayo dun. We have to admit that we are wrong. Diba? Parang, tumatanda na tayo, hindi na natin kailangan mag-deny ng mga bagay para i-quote yung lies. Kailangan natin magsabi ng totoo kasi, di ba, best communication dapat lagi. Dapat marunong tayo mag-understand, mag-comprehend. Kaya, you must be accountable. Dapat mag-self-reflect tayo. Alam natin yung mga ginawa natin. Ganun. May mga nights na or days na matutulala ka na lang habang nagkakape. Hindi ko alam kung required ba yun. May pag nagkakape ka, pagkahigup mo, tapos pagkababa mo ng baso, matutulala ka na lang. Ano nga ba yung ginagawa ko? Ano nga ba yung, di ba, may ganun na moments. So, let's be accountable of what we did, at what we have done. Ayan. So, for the 19th, naka 19 minutes na pala ako, no? Galing, 19 minutes. So, ayan. The best days of my life does not happen yet.
Ayun nga, bilang isang 20 years old, 20 year old ngayon, na magiging 21, there may be the best days, pero I know na hindi pa yun ang bestest of my best days. Ang dami pang pwedeng mangyari sa mundo, ang dami pang pwedeng mangyari sa buhay ko. Naging emotional ako, ano ba yan? Alam mo yun, ang dami pang naghihintay sa'yo sa mundo. Ang dami pa ng possibilities na pwedeng mangyari. There's just so many things that could change and could happen sa future. Diba? Ako, I dream to be a doctor one day. Ba't ako naiiyak? Ayun, diba? Siyempre, kung maaabot ko yung pangarap ko na yun, it would be one of my best days. At marami pang best days ang mangyayari sa buhay natin na hindi pa nangyayari ngayon kasi paparating pa lang sila. Yan, second to the last na pala. For the second to the last, the universe has so much left for you. So, eto. I have this close friend. Sabi niya sa akin, kasi ako, di ba, nag-YouTube ako, nag-vlog-vlog, nagpa-podcast. Tapos, syempre, may lumalapit din naman ng mga online shops na if I could be their ambassador daw or ambassadress. Tapos, I have this friend nga. Tapos, sabi niya, always grab the opportunity kasi you can learn but the opportunity can't. Ibig sabihin nun, maraming opportunity sa mundo pero hindi lahat yon para sa'yo. Pag may opportunity lumapit sa'yo, go grab it. Matututunan mo naman din yun eventually kung paano i-handle yon, kung paano mo yon i-manage. So, go lang ng go sa opportunities. Kasi diba malay mo, dun sa mga opportunities pala na ang tawag doon, sa mga opportunities na hindi mo pala tinanggap, doon na pala sana nakasalala yung big break mo. So, go lang. Try lang ng try. Until you succeed. Ayan, for the last, you are loved, you are enough, you are worthy. So, nasabi ko naman to. Kailangan nating laging tandaan na we are loved, we are enough, and that we are worthy. Bakit? Sa panahon na wala kang kasama, sa panahon na walang naniniwala sa'yo, or sa mga panahon na ganun yung feeling mo, lagi mong iisipin na may nagmamahal sa'yo, na enough ka, na worthy ka. Kung may nang iwan man sa'yo at feeling mo hindi ka naging enough, no, you are enough but you are not just enough for the wrong person. You will always be enough for the right person, okay? You are loved. Maraming nagmamahal sa'yo. You have your friends, you have your family, and even the close ones. You are always loved. Don't be affected by just one person. Na, oh, hindi ako love nito. Ganon. Madaming nagmamahal sa'yo. Madaming nagmamahal sa atin na hindi lang natin alam. Or, hindi man nasasabi, pero ipinapakita sa atin. Ayan, and then you are worthy. You will always be worthy. Bakit? Eh, worth it ka eh. Lahat naman tayo worth it. Kailangan lang natin maghintay. Kung sino yung tatrato sa atin na worth it tayo. Kung sino yung ipaparamdam sa atin araw-araw na worth it tayo. Pero worth it tayo dahil lahat tayo may value. Lahat tayo ay valid. Lahat ng emotions na nararamdaman mo, lahat yon ay valid. And that, well, that's what make us worthy. Ayan, so, hiningal ako dun sa 21 things I learned before I turned 21. Hindi ko alam kung bakit nga ba ito yung naisip ko. Pero ayun nga, sabi ko nga, this is my way of introducing myself to you. Hindi yung cliche. Cliche na parang slam book, diba? So, ayun. Nakakamiss na makipagkwentuhan, no? Sa mga tao. Kaya ito ako ngayon, nasasalita sa harap ng camera, sa harap ng mic.
nagpa-podcast. Ayan, I hope na itong 21 things na I learned, I hope na may mga bagay dito na natutunan nyo rin sa inyong buhay, and hopefully na-apply nyo yon ngayon or sa mga paparating na panahon. So I think that's it for this episode. But before that, gusto ko lang ulit ipaalala na always stay safe and always be alert, always be ready, always pray, at maging mindful tayo ng nangyayari sa country natin, kasi 'di ba? Tayo na 'yung susunod na generation na ng mga magtatrabaho. Kaya dapat alam natin 'yung rights natin. Alam natin kung ano 'yung kailangan natin. Alam natin kung ano 'yung dapat natin i-demand. Let us stand for what is right, and don't always forget na stay safe. Okay. Ayun. Thank you for listening, and if ever na you're listening and you want to see my face, how I react sa mga pinagsasabi ko, kung paano ko naging emotional kanina ng slight, you can watch this on my YouTube channel. It's Janica Millen. Kikita nyo din pagmumukha ko. And also, kung hindi naman sa YouTube, eto sa Spotify. Kung nasa YouTube ka ngayon and gusto mong makinig while doing other things like scrolling sa Facebook mo, you can listen on this in Spotify. It's called Random Talks with Janica. And kung hindi naman, kung gusto mo sa Google Podcast, tapin mo lang doon, Random Talks with Janica. Or sa Breaker, Random Talks with Janica. Yun lang. Ano ba yan? Anong oras na? 11:33 PM. Nasalita pa ako ng salita dito. Ayun. As always? Ewan ko. First time ko pa lang naman sasabihin to. But ayun. Bakit ako natulala? Let's all be a little kinder. And let us stay safe. And you are worthy. You are loved. You are enough. Again, thank you. And this is Random Talks with Janica. The first episode. Bye!